bago kami bumalik dito sa Amerika, parang yun yung mindset namin na ang teaching ang isa sa may pinakamababang sweldo dito sa Amerika. Ika nga nila, choose your heart. Alexa, what's the temperature today? Right now, it's 42 degrees Fahrenheit. Sarili kami susi. Yeah. Wednesday ngayon, so wala kaming mga bata. May pasok pero walang mga bata. Full day. Maaga ako pumasok ngayon dahil may meron akong morning duty. So pupunta ako sa kabilang building para mag-assist ng mga bata sa playground. Okay, let's go. Pag-usapan natin yan. Ang tanong, bakit gusto mong bumalik ng Amerika? Hello, dreamers! Welcome to Home and Everything. My name is Teacher Belle and isa po akong sped teacher dito sa Amerika. So, pangalawang balik na namin dito. Nung unang balik namin, nag-work kami for 5 years. Tapos, umuwi kami ng Pinas. Tapos, bumalik ulit kami. Pagtuturo pa rin yung sa akin. Pero ibang visa na ang ginamit namin ngayon. Mas permanent na. So, ang tanong, kasi napaisip ako kasi may napanood din akong isang vlog na nagre-ready na sila or nagpla-plan na sila, sure na sila na in a few years, uuwi na sila sa Pilipinas para doon sila mag-retire. So, kaya napaisip din ako na parang halos pareho kami ng plan, at least sa akin, na kung my choice, parang mas gugustuhin kong sa Pilipinas na lang. Kaya kung mas may stable na business, hindi lang investment, pero yung source of income hanggang pagtanda mo, parang mas gugustuhin kong sa Pilipinas pa rin mag-retire. Kaya parang, ewan ko, hindi ko naiisip din na mag-invest ng property dito. Parang mas gusto ko sa Pilipinas. Ikaw? Ako, mas gusto mo bang bumalik dito? Hindi. Gusto kong bumalik dito para isang hirit pa. Another 5 years worth. Mm-hmm. After nun, kung kaya ko pa, tuloy pa rin. Pero kung feel ko na na-retire na, so mas gusto ko Pilipinas para tayo nalalak. Okay. Tapos work ng konti, tapos invest, yun. Yun lang. Isang hirit na lang. Oo, parang bago kami bumalik dito sa Amerika, parang yun yung mindset namin na isang hirit na lang. Parang isang cycle na lang ng ipon ulit para naman sa mas stable na business or source of income sa Pilipinas. Although nag-start na kaming mag-invest din doon ng passive income. Pwede nyo pang panoorin yung ibang videos namin kung paano kami nagpatay ng apartment. Pero parang gusto pa namin ng isa. Oo. Para hindi naman yung... Kasi nung umuwi kami, yung source of income namin, pag hindi kami nag-work, parang saktong-sakto lang. Wala siyang for leisure, no? Parang pangkain lang talaga at saka pang basic expenses yung source of income namin na yun. So parang gusto pa namin ng isa pang hirit para naman sa another source of income na for leisure. Ganun. Diba? Kasi dito sa Amerika, hindi ka pwede magpahinga. Yeah, totoo yun. Kaya kung may edad ka na, may nararamdaman na, hindi ka pwede magpahinga. Ito ka lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Yeah. Ando masarap na buhay dito, tahimik. Pero, work. Mm-hmm. Yeah. Oo nga, totoo yun. Na-feel ko din yan, bago kami, mag-apply papunta dito. Yung parang may trauma ka na, na pagdating mo sa Amerika, work na naman. Parang kahit may sakit ka, kung wala ka ng sick leave, parang papasok ka pa rin kasi hindi mo afford na mawalan ng income for a day. Parang ganun, no?
Although, sa perspective yun ng teacher ha, syempre may mga ibang Pilipino din na nag-work dito na malaki talaga ang sweldo nila. So, i-explain ko yan. I-explain natin yan in a few minutes or sa next ano part ng vlog natin. Diba? Mm-hmm. So, please subscribe. Magpo-promote pala siya ng ano, Pakundo Tracker Tips. Kasi nung unang balik na, ay nung unang punta namin dito, ang work niya is truck driver. Yeah, nag-truck driver siya. Dahil yun yung na-research namin na medyo malaki ang kita. Kaya medyo mabilis din kami nakaipon ng konti at nakapag-invest sa Pilipinas. Marami pa akong gagawin na vlog. Medyo bumibelo lang ako pagbalik ko sa truck. Lahat ng ano ko, iba-vlog ko na tips na ibibigay. Siguro marami sa inyo kapag napanood ang vlog na to, sasabihin nyo ang arte naman o kaya pasalamat ka na lang at napunta ka sa Amerika. Pero sa perspective ko po na pangalawang balik na namin dito para magtrabaho at bilang isang guro, mahirap po talaga na sumabak sa pagtuturo. Lalo pa ang teaching ang isa sa may pinakamababang sweldo dito sa Amerika. Yung ibang kasamahan ko na local teachers, nagdo-double job pa din sila para makabayad ng bills at magawa ang mga leisures and travels nila. Ang kinagandahan lang kasi dito sa Amerika, mura talaga ang mga pagkain. O kaya, yung value ng pagkain ay malayong mababa. Kumbaga sa sweldo mo, konting portion lang ang mababawas para sa budget sa pagkain. Kaya makakain mo lahat ng gusto mo at maluluto mo yung mga bihira mong maluto sa Pinas like steak, ribs, beef, pasta, burgers. Ang pork and chicken dito ay mura lang din. Kaya halos araw-araw kami nagluto kasi ganun din naman ang kakainin mo sa labas. Ang mahal dito ay tax, insurance at mga services. Like pagpapagupit ka, aabuti ng mga $20 to $30. Pag magpaayos ka naman ng kotse, aabuti ng mga $200 pataas, depende sa sira. Kaya hindi ka pwedeng tumigil sa trabaho dahil mabilis maubos ang savings sa lifestyle dito. Usually sa Pinas, ang pinag-iipunan natin or pinaglalaan ng budget ay health o kaya kapag nagkasakit. Dito naman may medical insurance pero binabayaran mo din every month. At kapag nadelay ka ng bayad, mabilis lang nila i-cancel ang policy mo. So, mabalik tayo sa income. Of course, makakatulong sa income kung may asawa ka na mag-work din. Pero na-experience na rin namin na parehong mag-work at totoo nga po ang balita na sa Amerika, non-stop ang bills. Dahil may mga bills na required po kayong i-avail, like insurance ng bahay, car, at medical. Mapipilitan din kayong mag-avail niyan kasi nga mahal ang mga services dito sa Amerika. Kapag wala kang mga insurance, mauubos lang ang savings mo. Unlike sa Pilipinas na kapag may kakilala ka, minsan nagagawa ng paraan din talaga. Pero dito, magsasariling sikap ka para makakuha ng mga discounts. Minsan hindi pa nag-grad, especially kung malaki ang sahod mo. Even kung bibili ka ng bahay, may babayaran ka pang yearly tax na medyo malaki-laki din. One time, nag-overspeeding ako, napadalhan ako ng letter na kailangan kong magbayad ng $100. So, hindi mo pwedeng hindi babayaran yun. Maraming mga Pinoy dito ang magaganda din ang mga work, especially mga nurses. So, baka iba din ang perspective nila. Kaya, kung ako ang papipiliin at kung may choice lang na magstay sa Pilipinas, yung tipong may bahay at stable business, parang hindi ko na din gugusto yung pumunta pa sa Amerika para magturo. Ito po ay sa perspective ng isang teacher. So, kung nasubaybayan niyo po ang ibang teacher vlogs ko, mahirap po ang mga bata dito. Iba po ang anxiety na nabibigay ng pagtuturo sa Amerika. Kaya madalas sa mga teachers, work, work, work and travel sila. Dahil kailangan namin ng grounding at mental and emotional break. Hindi rin talaga namin bala kumuha ng bahay dito sa Amerika in the future dahil plan namin na sa Pilipinas mag-early retirement. Dahil na-compare namin na less stressful ang pamumuhay sa Pilipinas. Siyempre, i-goal naman din natin na magkaroon ng permanent resident card or kaya citizenship para anytime makapag-work pa din tayo dito sa Amerika pag kinailangan. Kaya ang ipunin namin ngayon sa pangalawang balik ay pang-business o kaya realty investment. Marami din po kaming na-realize pagbalik namin sa Amerika in terms of emotional stability. Kasi come and go ang mga tao dito. Hindi permanent at madaling mag-relocate ang mga tao dahil napakalaki ng Amerika at by land lang ang travel.
Minsan magiging close mo ang isang tao, tapos kinabukasan, lilipat na or aalis na sa work. Wala talaga yung masasabi mong constant family mo dito. Kaya, kayo lang ng immediate family mo. Masarap din mabuhay sa first world country tulad ng Amerika dahil mararanasan mo ang mga luxury in life na minsan suntok sa buwan pag nasa Pinas ka. Kain dito, pasyal doon, libre dito, libre doon, mga gadgets, appliances at mga damit. Pero ang buhay dito iikot sa work, sa bills at sa loans. Ang pinaka-benefit na nandito tayo sa Amerika ay dahil nakakatulong tayo sa mga pamilya natin back in the Philippines. Sa Pilipinas naman, maraming small things ang nakakapagpasaya sa mga tao, like mga sari-sari stores, may mabibili kang tingi-tingi lang, maraming maliliit na tindahan ng mga pagkain or karinderya kung ayaw mong magluto. May jeep kung wala kang kotse. Dito sa Amerika, lalo kung nasa probinsya ka, wala kang masyadong magagawa kung wala kang kotse dahil hindi reliable ang public transportation. Ang maganda lang dito talaga is may 911 sila, very responsive. Pero babayaran mo din naman yan o kaya ikakalta sa insurance mo or idadagdag, I mean, sa insurance mo. 20 or more years from now, sino ang makakasama natin dito sa Amerika, di ba? Kahit mga anak natin, soon magkakaroon din ng sariling pamilya. Sa Pilipinas, kahit kapitbahay, pwede magmalasakit sa'yo. Ang mga matatanda dito na iiwan sa mga bahay nila, sila na din lahat, sila ang nag-grocery and nag-drive sa mga sarili nila. Sa Pilipinas, may mga house help or relatives na tutulong. Masaya pa din sa Pilipinas, pero sa ngayon, makikibaka muna tayo sa paghahanap buhay dito sa Amerika. Ika nga nila, choose your hard. So habang bata pa tayo, pipiliin ko munang magpakahirap dito sa Amerika dahil malaki ang naiipon for our retirement sa Pinas. Okay, so please do subscribe po para sa ibang mga vlogs natin para man-notify kayo. Okay, so again, kung teachers po kayo at may plano kayong mag-apply dito, pwede po kayo mag-comment or i-message na po ako sa aking FB sa Mom's Green. Okay, let's connect. Okay, thank you po for watching and bye! Keep on dreaming, dreamers!